may pang Mamba out pa, no? May Quad Shadow pa na ano, napangalis. Oh, halos pares din sila ng playstyle if ever, pero ito ano, ano po, napilitang umulti si Flix dito ah, for nothing, pero okay lang din. At least na nag-iingat lang mga bestie wap, 'di ba? So nakita niya. Maingat kasi pwede lang din sana niyang pagka-ulti niya, pinilit niyang patayin niya si Lena. Oh. Kasi nabato dito ng Johead. Pero nice, mga kaibigan, kita natin dito si Ocha DK, very aggressive. Grabe yung vision na binibigay niya. Mm-hmm. So far for Geek Fam, yun yung hindi natin nakikita against Yangon Galacticos, kasi nakikita mo yung pushback nila against dun sa ano, kay Rampel. Mm-hmm. Na usually Rampel dapat or Atlas yung naka-forward. Oo. Pero siya palalo yung napapalayo napapalayo. Kung makikita nyo, level 3 pa lang din siya, halos di nga siya makadikit sa mga minion waves. Eto na, ganito talaga din ang laruan siguro itong isa't isa na to. Talagang tahimik lang din muna, no? Ayaw magpansinan. Wala kami pakialam sa inyo, social distancing muna tayo mga besi. Pero yun ah, nako, na-secure dito ng no, ano, ng Kufra. Nakuha ng Kufra. Nako, grabe yun ah. Inagawan na nga sila ng buff doon. Hindi man lang nila ginanti, ano, binawian, kahit kill man lang o kung sakasakali. Kahit damage output nga lang, hindi nila ginawa. Ayaw, tingnan mo naman, napakadami pa ng buhay ng Kufra dito. So, tinanggap na nila na, sige, naagaw na eh. Huwag na tayo mag-commit masyado. Ingat na lang. Maingat muna dito. Pero anyways, kita natin ngayon, meron tayong turtle objective for Yangon Galacticos. Mataas yung chance na makuha nila kasi dalawa yung naka-front sa kanila. Yung Thams tsaka yung Kufra. So pwede na likuran. Speaking of which, Ozarafeki ang unang mapapatay dito ng Yangon Galacticos. Grabe naman din mga Uy, nice setup play mga kaibigan for Atlas naman. Pasok na pasok sa Tore. Pero another setup din naman para dito kay Uchiha. DK na buhay pa din. Doon natapon na yon sa loob ng Tore, ha? Mga bestie wap, ininda lang din. Ito pa, another one. Lord Arch. Isa pa. Isa pa na lang. Buhay pa din. Ayun. Pumutok yung passive. Mga bestie wap. At isa pa. May bawi lang din naman. 3-4-1 ang nangyari doon. Pero ang kinagandahan for Yangon Galacticos, dire-diretso lang sila. Kahit sila yung nasitanta, may sinabi mo. Tapos, ang ganda ng pasok ni ano, ni Uchiha DK. Di ba nasalya niya sa pader yung tatlo? Isa pa yun, no? Nasa loob ng ano yun, nasa loob ng Tore yun, mga bestie. Talagang kalkulado niya na, wait, di ako mamamatay. Nakapag-disengage pa, nabaliktad pa ang Geek Fam Malaysia. Parang nung nangyari lang din ng game number 1, lamang din ang Yangon Galacticos nung early stage ng game. Ngayon, how consistent they are. Consistency na lang kailangan ng Team YG dito eh. Kasi nakakambak sila nung game 1 eh. So ngayon, mag-ingat-ingat na sila. Pero dito for Geek Fam Malaysia, knowing na meron silang Ling, dapat hindi sila masyadong aasa sa ano nila, sa comeback potential nila. And speaking of guys, si Fix dito, grabe yung damage sa kanya ng Kufra. Pero ito na, fatal links para kay Rumpel. Flicker out para sa kanya, pinasok. No. Mga kaibigan, Shine Mount with a secured kill for Yangon Galacticos. At ito yung mahirap kasi so far for Yangon, pinipilit na naman nilang makuha yung mga buff ng Ling. Exactly. Talagang babaugin nila siguro yung Ling dito this time. Nakuha na nila yung formula. Kanina kasi hindi nila ma-invade kasi wala silang retry eh, no? Yung Leomord lang din naman ang pang-gangster nila. Tapos wala din dalang bit-bit na retry. So kahit anong invade nila ng game 1, hindi talaga nila maagawan ng buff yung Ling. On the other side ngayon, meron na silang Hayabusa. Ready na. Palagan diba? Na kumbaga at saka pagalingan kung sinong unang makakapunta sa likod ng kalaban. Para papatay. Pero kita natin nakasira ng Tore dito ang Yangon Galacticos. Again, sa Geek Fam PH at si Muntikan, si Pareng Fix, walang kahit anong buff yan. So kailangan maging maingat mga besi wap ng Ling or ni Fix ng Geek Fam Malaysia. And this time around for Geek Fam Malaysia, grabe yung damage nung ano sa kanila. Sinalulat. Nung Hayabusa. Hati yung buhay pagka tinamaan pala noon. Pero ito na, si Rampel dito, gumamit na din ng Fatal Links, disengage, hinati sa dalawang sarili. Pero yun naman pala, si Hiccup na dali din dun. Nalikuran. Silip lang na, nalikuran. Nakaready pala yung Esmeralda doon, pero kita natin mga beso, for Yangon Galacticos. Talagang gusto nilang kuhanin, or hindi nila pinapayagan na makakuha ng buff dito si Fix para sa kanila. For Royal Milk, meron siyang Immortality sa kanya, X-Borg, and the Raptor Machete naman for Sam Uzumaki. Ito na, Yakap, mga beso, dalawa na huli doon. Patay si Fix na kung wala ang core ng Geek Fam Malaysia. At sa may banda likod, meron pang isa pa na napatay din. Grabe, for this YG mga ibigan mo, ang nakuha na nila yung formula to counter out this Geek Fam Malaysia. Sila ngayon na nagdidiwang. Sobrang hirap ng buhay ni Fix ngayon kung sa asali. Mas mahirap yung buhay niya ngayon kaysa nung game number 1.
Oo. Kasi oo. Ganina parang after niya mag-ano, wala na siya patakas, no? Oo. Tatakbo lang talaga siya pag wala yung kanyang kabayo. Pero ngayon meron kasi siyang shadows na pwedeng balikan. Oo. Kita natin dito for Yangon, mga kasira, ulit sila na isang tore. So far for Geek Fam Malaysia, medyo hindi pa natin nakikita si Joy na sumasali sa team fight. Usually kasi diba yung Esmeralda yung hindi dapat sumasama. Mm-hmm. So, for Geek Fam Malaysia, ang kinagandahan, pag nagkaroon sila ng isa pang initiator, mahihirapan naman si Yangon Galacticos. Kailangan, ano, maging maingat naman nun si Hayabusa na pumasok basta. Pero, top farmer natin ngayon, mga Besiwap, ay si Thumbs with that 4.9k gold. Same lang din naman sila almost nung Hayabusa. Oh, laki ng lamang, ha? Siling dito, 3k pa lang. So, almost 2k din ng lamang dito ng per hero ng Yangon Galacticos. Ito, nasa top lane, mga besties. 2-on-1, pero 2-on-2 na. Pero disengage muna. Then may mga ulti pa yan. Hati yung buhay. Oh. Ayun, bumalik! Binalikan! Talagang totoo ang comeback dito, mga kaibigan. Talagang nagkakabalikan ng lahat. Pero 7 minutes and 30 seconds. 7-2 ang ating score. 6k, 5k gold lead kaagad. Ang meron sa Yangon. Ang sad-sad na nung ni Shine Mount. Sobrang ano na dito. Hayabusa. Blade of Heptasis. Kaya masakit yung pitik ng mga skills Tinipid niya. Tinipid niya na nga yung sapatos niyo. Oh, hindi na ano. Oh. Damage na to. Wala na pa. Tama na to. Ano na lang ako. Mag-generic na sapatos na lang. Hindi na in-upgrade. Ayun na. Tinamaan pa ng araw, mga Besiop, na mag-ulti na si Osara Vecchi. Last insanity para kay Royal Milk and disengage for Geek Fam Malaysia. Uh-huh. For Yangon Galacticos, hindi na rin na ipipilit kasi lahat naman ng minion wave nila nakaangat. Ito pa. Oh! Nice save. Maganda. Shoot the ball. Galing na. Muntik na yun. Kung di niya natulak yun, kalmot kay ano yun. Kalmot kay Selena yun. Yatapi bowler siya pag nagkataon. Ngayon, ito na naman, ha. Lumalamang na naman yung YG. Sila na naman ang unang nakaubos ng outer turrets. Ang problema sa kanila, pag usapang tier 3 tower na, hindi nila na napapasok yung Geek Fam Malaysia. Doon magaling ang Geek Fam Malaysia. Mahihirapan sila. No? Kailangan maganda yung maging pasok dito nung Kufra para dive na lang ng dive yung Yangon Galacticos. Kanina kasi kinulang sila nung papasok bigla basta-basta. Mm-hmm. No, for Geek Fam Malaysia, meron kasi silang Ling na pwede mag-split push mm-hmm. sa laro. So, dapat hindi nila bitawan dito yung mga side lanes nila kasi gantong-ganto din tayo, guys, nung game number 1. So, ang taas ng chance dito ng Geek Fam Malaysia, nabalik ta rin yung laban. Knowing na halos same lang din yung lineup nila. I mean, yung split push nila. Pero anyways, ayun na. Lord Arts ay buhay pa rin. Baliwala mga ibigan. Tatawagin ban Lord yan kung mamamatay kaagad yan. Pero ito na, naupo. Ayun lang, yung kakampi niya yung nabigyan ng isa. Ladies and gentlemen, for that Valir, mahirap ang buhay. 1-3-1 ang kanyang score. Pinipwersa na talaga ng YG ngayon na i-pressure ang Geek Fam. Kanina kasi nabigyan sila ng comeback potential. So ngayon, wag niya nalang pahingahin na talagang do your best and Mobile Legends will do the rest. Oo. Para hindi para hindi na pabukain kumbaga yung defense. Kasi yung Thumbs lagi lang din nandoon. Lagi lang doon na nandoon sa may bottom lane nagde-def para nakaangat yung minion wave. Oh. Last insanity pinasok napakatapang para maano agad yung minion. Tapos masakit yung sabog. O yun, pero patay yata mga bestie wap. Ayun, tanggal ang immortality talagang sabog na. Pero yun, sa kabilang banda, meron siyang mga kampeng napakasasakit din. Si Uzumaki dito, napakalalim na rin. Mga kaibigan, isa lang napatay pala doon. Oo, tapos si Hayabusa. O yun, okay, buti na lang wala yung Joyed. Kasi kung may Joyed, if ever, pwede siyang batuhin. Last in sa atin naman para kay paring Royal Milk. Wala ng buhay yan, mga bestie wap. Pero makakatakas pa rin. Kasi yung Tori pa rin gustong kuhanin dito ng Yangon Galacticos Rumpel with that flicker out. Pati si Fix ang core ng Geek Fam Malaysia ngayon. Grabe, mga kaibigan. This time, nakakuha na ng tempo, timing, ang Team YG to end this game. Pero yun na nga, hindi papayag ang Geek Fam. Naku po, uubusin pa yata, mga kaibigan. Oh, ayun, si Uzumaki has been taken down. Gusto pa? Nope, tama na. Here comes the Hayabusa. Pasok in. Sabi, mamba out lang din. Maingat na rin dito. Pero kita natin kasi kanina, for Yangon Galacticos, ang error nila ng game number 1, hindi talaga sila nakasira ng inhibitor turret. Oh. Ngayon for the team, pinilit na talaga nilang kaya pasok din ng pasok si Royal Milk para mapilit na lumayo dito yung Geek Fam Malaysia every time na magla-last insanity siya. Mm-hmm. Kita natin dito for Yangon Galacticos, meron na ding si Halbert naman yung Thumbs, so kontra niya rin dito yung Esmeralda naman. Kanina din ganyan din nag-si Halbert din siya to counter out the Uranus. Ngayon Esmeralda kanyang inokontra. And kung titingnan nyo din, even that Ling nga, napakahirap na rin ng buhay niya.
tingnan nyo yung item, naka-endless battle pa lang. Oo nga pala. No? So, parang, literal parang wala pa siya talaga nga damage dito. Oo, taghirap na taghirap. Compared dun sa ano ha, compared dun sa Hayabusa, kung nga course pa lang pag-uusapan natin, tsaka sa mga kailangan niya i-burst na kalaban dito, kasi so far hindi niya kaya pang i-burst even yung Thams. Mm-hmm. Kasi si Thams, naka-queen swings. So, pa yun, so mahirapan talaga siya if ever. Immortal din naman dito para kay Ocha DK or the Cupra of Yangon Galacticos. So far for YG, napaganda nga, pinapakita ng performance. Mm-hmm. Plus, meron pang Lord. So, possible antayin lang nila mag 12 minutes para Lord enhance. True. Para masakit-sakit na yung bangga mamaya sa middle lane. So, tingnan natin. This is just a level 1 Lord pa lang din, mga besties. Madali lang din patayin ng Geek Farm if ever. Pero, wala eh. Si Ling din kasi tulad sinabi natin na siya ang most likely magiging damage dealer ng Team Geek Farm, absent pa ang kanyang damage sa ngayon. So, patience muna. Ang papakita ulit ng Geek Farm Malaysia at titignan natin kung magiging worth it ba ang patience this time sa game number 2. Oo. So, 10-3 ating score. Mga kaibigan, yung Galacticos ang lamang dito. Meron pa silang Lord na dadaan sa may middle lane side. So, isang teamfight yung inaantay nila dito. Or, for Geek Farm Malaysia, isang magandang fatal. Naku, tinamaan ng araw. Yan yung mga medyo delikado. Kailangan. No? Pagka sa mga ibang laro, may exclamation point, parang warning. Oo. Pagka tinamaan ng araw. Pero Rumpel dito, kailangan niya talaga makapag-fatal links ng Malupetsu. Binilit na rin ang kagad nila yung Lord. Dahil hindi na nila hinintay yung Enhanced Lord. Pero, eto na, mga kaibigan. Depensa lang for Geek Farm Malaysia. Wala pa namang napapatay. Pero ito ay set naman for Rumpel. Pero kapus pa din sa damage. My friend, si Hiccup, muntik na. Madali pero pagmamba out pa. Rumpel dito, nadami ng dividend. Shadow kill din for Hayabusa. Another one. Naku po, mga besi. Wap, binalik. Ay, binato. Pumunta sa base. At defended ng Lord, mga besi. Wap, patay nga lang si Fix. It's going to be 3 versus 2. Esmeralda at Johed. Laban dito sa dalawa naka-immortality. So, tingnan natin kung anong gagawin. Kasi Yangon Galacticos, pwedeng nilang gawing 1-1 ang ating score. Patay din si Esmeralda. That is it for this series. 1-1 na game number 3 tayo, mga kaibigan. Grabe.